Hi guys! This is Dean. Welcome back to my channel. Unang-una, gusto ko magpasalamat sa inyo guys kasi almost 35,000 na tayo. So, 33,000 na tayo ngayon. Yay! At maraming maraming salamat sa lahat ng magagandang feedback nyo at syempre yung mga iba for improvement. So, gagawa natin ng paraan para mag-improve pa yung channel natin. Plus, gumawa na ako ng Facebook group. So, ilalagay ko na sa description below. Paklik na lang po. Tsaka, join na kayo sa group kasi ang dami na natin. So, ginagawa ko naman ng paraan para masabot lahat ng mga tanong nyo sa Instagram, sa pages, tsaka sa Facebook, at saka yan dito sa YouTube natin. Pero sa sobrang dami yung iba, pare-pareho naman yung concern. So, nailalagay lang nila sa isang video. So, kung meron tayong Facebook group, meron tayong interaction. Plus, syempre, ilalagay ko na doon yung mga detailed na tinatanong nyo, kung ano yung introduction for beginners and whatnot, kung ano ang keto, ano ang low carb, para mas madali nating maintindihan. At kumusta na kayo? So, obvious naman na nakalabas na ako ng bahay kasi nakapagpagupit na ulit ako ng hair. Simula nung nagpagupit ako ng hair, ito na yung gusto ko na parang length. Hindi ko kasi bagay yung masyadong maikli. Tapos yung masyadong mahaba, okay naman yun sa akin, pero nasasayangan na ako ngayon sa shampoo, tapos parang pumapangit yung hair ko kapag humahaba. Though okay pa rin naman kapag magpapahaba ako, pero for the meantime, since summer naman, sobrang init, enjoy muna natin yung ganitong hair. Anyway, sa video natin, so pumunta ako sa SM Marikina, tapos nag-order ako fresh like avocado, tomatoes, at ng kung ano-ano pa na keto and low carb approved. Tapos sasabihin ko sa inyo kung saan ko binibili yung mga favorite kong products for keto, for baking, tsaka yung butter na lagi kong ginagamit kasi hanggang ngayon marami pa rin nagtatanong. Sana mapunood nila to para malaman nila, at tsaka ilalagay ko din yung mga favorite brands ko din dun sa Facebook group. So make sure na mag-subscribe kayo or mag-join kayo. So, unahin natin dito sa butter. Ang madalas na ginagamit ko talaga, sorry guys kung minsan hindi ko na pinapakita yung brand kasi humahaba din yung video. So, kung makikita mo, parang sukat na lang yung pinapakita ko, like 1 tablespoon ng butter. Pero kung butter yun, madalas ito. So, it's either unsalted o kaya salted. Madalas unsalted yung binibili ko, pero okay din lang kung salted yung bibilihin mo. I think may difference sa price nila. Pero yun, okay lang. Basta kapag salted yung binili mo, syempre tatantiyahin mo na lang kasi nga may salt na yon. So kapag unsalted, madalas kung sa baking mo siya gagamitin, lalo na pag nagbe-bake ako, yung mga previous videos ko na baking, ito yung ginagamit ko. So depende na lang kung ano yung nabili nyo. Nilalagay ko din naman sa mga description box ng mga bawat videos kung unsalted or salted ba yung ginamit ko. Tsaka kung mapapansin mo, binabawasan ko na lang ng asin kapag salted yung nabili ko. Tapos ito, available siya sa Save More. Doon naman ako madalas bumili, sa Save More, tsaka sa, dyan sa SM Marikina. And then, itong psyllium fiber. So, ito yung pampaalsa pag sa nagbe-bake tayo, lalo na doon sa pandesal. So, may mga nagtatanong sa akin kung pwede ba na wag itong lagyan ng psyllium husk or psyllium fiber. Ang nakalagay kasi dito, 100% natural psyllium fiber husk. Hindi po pwede kasi kasama siya sa ingredients. Tapos kung tatanggalin mo siya, hindi magpo-form yung dough para maging tinapay or pandesal. At sa mga nagre-request, pasensya na hanggang ngayon, hindi pa ako nakakagawa ng pandesal na almond flour kasi coconut flour yung ginawa ko. Pero marami naman akong mag-check ka lang, nakalagay naman siya sa playlist, yung mga bake goodies ko o kaya mga pastries, nakalagay doon, may gumamit ako ng almond flour, gumamit ako ng coconut flour. Yung iba, ginamitan ko nitong psyllium husk or psyllium fiber. Tapos yung iba, ginamitan ko naman ng flax seeds. At syempre, meron na akong avocado. So, bumili ako ng isa at kalahating kilo. Tapos, malalaki to. So, parang apat lang siya na piraso. Pero, ang gusto ko, sa session ng groceries ako nag-order. So, meron silang apps. Hindi to sponsored, pero gusto ko yung service nila. Kasi, nakalagay yung, naka-itemize yung product. Nakalagay siya sa packaging na ganito. Ang ganda ng pagkakabalot niya, lahat ng binili ko. Tapos, itong avocado, ang isa pa sa gusto ko sa ginawa nila is apat na piraso, tapos yung isa hinog na, almost hinog na nung dumating. So, nakakatuwa kasi pwede na siya kaagad kainin. Tapos, itong remaining na 3, hindi pa. So, at least, diba? Kasi, sa isang araw, pwede mong ubusin yung isang ganito, o kaya, syempre, apat na piraso, pwedeng 4 days, o kaya depende kung, minsan kasi mabilis mahinog itong mga to, pwede magsabay-sabay silang mahinog. Ayan, so, nilalagay ko sila doon sa, parang ganito din. O kaya sa mga dyaryo, para mas mabilis silang mahinog kung gusto mo nang mahinog na.
So, hindi ko na mapapakita kung magkano yung price na napili ko kasi naitapon ko na yung parang pinaka-items na listahan na kasama dun sa box ng deliver. Tsaka, ang ganda kasi may nakalagay na date na delivery tsaka sobrang fresh nung dumating sila. Tapos, maayos yung delivery. Tapos, umaga pa lang, nandyan na siya. Tapos, napaka-fresh na niya talaga. Ito, oh. Ayan, hanggang ngayon fresh na fresh pa rin. So, umorder ako ng... Ang dami nilang products. So, i-check nyo dun sa kanilang online app. Tapos, maganda kasi parang matutulungan din natin yung mga local farmers. At tuwang-tuwa ako dito sa cherry tomatoes na nabili ko kasi gusto ko talaga nang bumili ng ganito. Kaso ang mahal niya sa mismong mga supermarket. Pero medyo mura siya sa Session Groceries. Pero kasi minsan guys, mayroong available na ganito, minsan wala. So, depende rin sa availability kung yung time na mag-order ka. So, ito, napaka-tamis niya. Eh, well, maasim-asim kasi ang kamatis, pero itong cherry tomatoes na nabili ko, ang fresh niya, tapos red na siya, pero hindi siya yung lamog na lamog. Tapos, ang sweet niya. Para sa akin, ha, konti lang yung asim niya. At saka, bumili ako ng lettuce. Mas mura sa kanila yung mga ganito. Ewan ko, compared sa supermarket na nabibilihan ko, yung malapit kasi sa amin is Shopwise. So, ito, fresh na fresh din siya. And then, may option ka kung organic yung bibilihin mo. I think may mga option-option. So, pa-flash ko na lang dito sa screen yung mga pwede niyong makita dun sa store nila. Bumili din ako ng mani. Ano pa ba yung mga binili ko? Kung ano-ano yung mga pinamili ko, pero yung mga iba na iluto ko na, tsaka naubos ko na. Pero kung nag-check ka ng aking Instagram, tsaka ng Facebook, makikita mo doon yung mga videos, o kaya yung mga snippets, o panakanakang post ko about sa mga whereabouts, or kaya yung daily routine ko. So, pumunta ako ng SM Marikina. Alam niyo ba na napakarami ng tao? In 3 months' time, simula nang na-lockdown tayo, never akong lumabas ng ganun kalayo. Eh, well, hindi naman ganun kalayo, pero yung sumakay ng tricycle. So, isa lang yung pwede. And then, pero sa taxi, pwede naman ang dalawa. So, ayun, ang dami nang ding tao sa mall. Pero yung time na pumunta kami ng kapatid ko, kasi parang tanghali, mga 11 a.m., wala pa masyadong tao. Pero nung pahapon na, kasi inabot kami ng hapon, kasi naipon yung mga supposedly mga bibilihin namin. Pero yung mga iba, binibili na ng online. So, naipon. Ang dami na lang tayo. Hindi na ako nakapag-video kasi ayoko naman na ilabas yung phone ko. Tapos kung ano-ano yung hawakan ko doon. Tapos, syempre, di ba, i-disinfect ko pa yung phone ko. So, hindi ako masyadong nakapag-video. Pero ipapakita ko na lang yung mga napamili ko. At yung mga iba dito ay nagamit ko na. So, ito. Namin nagtatanong nito kasi non-stick pan. Pero yung nabili ko dati, na ginagamit ko sa mga videos ko, medyo dumidikit na siya. Ganun na, feeling ko ganun naman lagi kasi halos lahat ng nabili ko na non-stick pan, okay naman yung performance niya kapag bago siya. Pero kapag matagal na siya na nagamit, or siguro may, sabi kasi nila, huwag lalagyan ng malamig, or kapag katatapos mo lang magluto, wag hugasan ka agad. So, yun yung gagawin ko ngayon kasi bagong bili ko to. Ito, 1,200 mahigit ata siya. Pero size 26 kasi 24 lang yung dati na ginagamit ko. So, ito, napaka non-stick pan pa ulit nito kahit na magprito ka ng itlog at hayaan mo siya, hindi siya didikit. Ang pangalan nito ay Lifestyle. So, ito. Tapos, alam niyo naman na electric stove yung gamit ko. So, okay na okay siya. Tapos, makikita niyo to ulit na present na non-stick ulit siya. Pwede akong gumawa ng pancake, tapos hindi siya didikit. So, sa mga nagtatanong, ayan, bumili po ako ng bago. Medyo pricey siya, pero ang mamahal kasi talaga ng mga ganun. Tapos, ito, parang ceramic granite. Iba-iba kasi siya. Pero ito, so far, well, mas maganda yung ceramic na nabili ko dati. Hindi ko lang alam yung ano niya. Pero white yung ceramic lang palagay yung dito niya. Pero yun, okay naman. Siyempre, kapag meron kang ganito, para hindi siya masira kaagad. Ito yung bibilihin mo. Yung may heat resistant. Hindi ko alam kung silicone to, pero hindi ko masyado nang nakita. Pero pwede naman tong gamitin. At ito ay 100 pesos lang. So, maraming sizes, saka iba-ibang design, iba-iba din ang prices. Siyempre, yung pinili ko yung mura lang. At saka, synthetic wise, ang ganda din naman ng design niya.
At may nabili akong cute na cute na measuring cup. Ito yung hinahanap ko kasi, alam niyo naman, nagtipid ang lola niya. Bumali ako sa Shopee, pero plastic yon. So ito, at least, okay na napaglagyan ko siya ng hot water. Tsaka kung gagawa ako ng pancake, since madalas ako naman ang kumakain sa pancake ko, o kaya kung magluluto ako ng pancake, pwede ko naman nadagdagan. Ang alam ko, pwede ding i-ref yun. Tapos yung pancake na yon, pwede mo din siyang paging base para gawin mo siya na pizza. So gagawin natin yun sa mga susunod. So by the way, ito, 250 ml. Tinapin ko na rin yung box nito, pero available to sa kung sa SM Marikina ka bibili dun sa pinakataas sa third floor. Ayan. Madali mo naman ito makikita kasi tatanungin mo lang yung mga measuring cups. Tapos, bumili din ako ng malaking glass bowl na pwede sa salad o kaya pwede siyang gamitin pag gagamitin ko yung electric mixer pala guys, na pinang-whisk ko. Mura lang yun, parang 117 lang. Nabili ko siya sa Shopee, kukunin ko lang para pakita sa inyo. So, ito siya. Ang pangalan niya Scarlett. Parang 117 ko lang ito ata nabili. Tsaka, ano, ang ayos-ayos niya gamitin. Nakakatuwa to. Gustong-gusto ko nga siya kasi ang liit niya, tapos ang handy-handy niya. Tapos, ayan, pwede ko na siyang gamitin dito. All-purpose na to. 200 pesos lang to kasi hindi naman to Pyrex. Ang mahal-mahal kasi ng Pyrex. Parang 2,000 ata yung ganito ng Pyrex. Pero ito, 200 pesos. Basta kung sa SM Mega Mall ka bibili, I think dun lang sa ground floor o kaya sa first floor or sa ground floor, basta yung may mga ganito, appliances siguro yung iba, ay makikita mo yung mga ganito o kaya tanungin mo na lang. And then, since marami nagtatanong ng mga ginagamit ko na baunan, ito, na bamboo, yung cover niya. Tapos, ayan. So, ito, maganda kasi yung glass niya. Pwede sa microwave. Pwede rin siya sa freezer. Kasi yung mga iba, hindi siya pwede sa freezer kasi magka-crack tong glass. Pero ito, microwave safe, tsaka freezer safe siya. Tapos ito, oh, ang ganda pa nung ano niya. Aesthetic niya kasi nga bamboo ito. So ito, parang 250 ata or 200. Sale ko kasi ito nang nabili, parang 20% off. Tapos ito, bumili ako ng dalawa nito. Ito naman, ang brand niya ay Lock and Lock. Lock and Lock ata to. Yun, tinapon ko na yun. So bagong bili ko to. Medyo pricey siya ng very light, pero gusto ko to kasi wala siyang rubber dito. Kasi yung iba, di ba may rubber siya dito na pagka matagal na, parang nadudumi yung sa loob pag napapasukan ng water. Tapos parang ang hirap linisan. Ito, okay lang siya. Tapos, ayan o. Tapos, parang medyo may singaw-singaw siyang very, very light. Which is okay naman para hindi mapanis kaagad yung food. So, meron ganitong size. Tapos, bigger than this. Nakamuha rin ako. Pero marumi. Kaya hindi ko mapapakita. So, ito kumuha ako ng tatlo. So, ito yung mga ginagamit ko kapag nag-meal prep ako sa mga videos ko. So, yun lang for today. Sana makagawa ako ng mga videos sa susunod. Medyo tinatamad ang lola nyo kasi may mga inaasikaso din ako. Siyempre, chinecheck ko din yung sa Facebook natin, na group, tsaka yung page natin. Ayun, so don't forget to share, like, and subscribe, and click on the notification bell para ma-notify ka kung mayroon akong bagong upload. Maraming salamat sa panonood, at kung may mga iba pa kayong mga katanungan, drop nyo lang dyan sa comment section at try nating sagutin, o kaya puntahan nyo na yung mga pages natin tsaka yung group natin for more interaction. Thank you so much for watching and see you in my next video. Bye!